So sa 3 years and 4 months ay naka 38,000 na tayo, pero since nasira yung aking speedometer gauge, nagpalit ako ng bago, kaya yung gauge ko ngayon ay 7,034 na lang ang tinakbo. So yung last ko na gauge ay nasa 30k plus. So bali ang total natin ay nasa around 38,000 na. So ayun, okay pa rin naman siya. Ang madalas kong pinapalitan ay yung sprocket tsaka yung chain. So ang sprocket niya ay 428H, katulad sa mga tricycle. Yung rear sprocket niya ay pang PMX 155, at ang engine sprocket ay pang Supremo, TMX Supremo. So ayun, yun lang ang usual na pinapalitan ko. Tsaka yung bearing sa likod. Lagi nasisira yung bearing ko kasi sa likod eh. So yan, sa modifications naman natin. So medyo marami na tayong modifications dito. Yan, medyo marami na tayong modifications. Una, yung voltmeter galing sa Lazada. Tapos yung brake levers natin tsaka brake master ay Brembo RCS19. So yun. Tapos naka daymaker tayo na headlight. So yun, Lazada din yan. Tapos yung gulong natin ay sa harap naka 3.0 tayo by 17. Sa likod naman ay 4.25 by 17 ang ating rim. So yung gulong natin sa likod 156T by 17, sa harap ay 120/70 by 17. So yun, meron din tayong skid plate. Nabili ko to parang around 2 years ago na kay Sir Henry Ang. Tapos nagpalit tayo ng Monoshock. So yung Monoshock ko, nung hindi ako nagkakamali, nabili ko siya sa Lazada pang CBR 400. So yun yung keyword na nilagay ko dati. Pero ngayon hindi ko na siya makita ulit eh. So yun, mga upgrades natin. Naka rear set na rin tayo. Tapos yung elbow natin, yan elbow, ano siya, pinagawa na natin siya. So stainless na siya, na meron siyang resonator. Iba, tinatawag siya na parang power bank. Hindi ako nagkakamali. Tapos yung thermal wrap natin, hindi naiwasan nagiging white siya. So ginawa ko, nag-spray ako ng item na pintura, kaya itim pa rin siya. So medyo pumuputi na siya, mag-spray na lang ulit ako. So yun, ano pa ba? Yun, naka-foldable side mirror, naka-quick throttle tayo. And yun, so bali nagpalit na rin tayo ng buong subframe dito. So mula dito hanggang dito sa likod, fabricated na lang siya kasama tong side cover. Ayan, magkabila. So fabricated yan.
fiberglass at saka tong tire hugger sa likod, fabricated din yan. So yun, sa engine naman tayo, yung upgrade naman natin sa kanya. So naka knee round slide 30mm carb tayo na merong velocity stop. Tapos yung makina naman dito sa head, naka-valves tayo. Tapos naka-port and polish, high compression. Regrind tayo ng cams. So medyo may modifications na talaga siya. Nagawa ni Sir Richard Blesser at saka ni Chet ng Chet Suki Motorcycle Works Modifications. So yun, naka-iridium spark plug din tayo. At ang combination nga pala ng sprocket natin ay 17 yung sa engine sprocket at 51 sa rear sprocket. At ang huli, syempre yung steering damper. Naglagay tayo niyan para hindi na tayo magwawal sa high speed. Ayan. So naka-mount siya sa body, naka-welding siya. Tapos sa may manibela naman yun. Dun sa may, alam ko may lalagyan na ng tornilyo talaga dyan. So yun. Pakinggan natin kung paano siya tumunog. Siyang i-rev.